Ang ating kwento ay may pamagat na si Kokak Palaka at ang umiilaw niyang bola. Naakda at guhit ni Caleb Sarmiento at John Kenneth Hade. Sa isang kagubatan, sa bayan ng mga palaka, matatagpuan ang batang palaka na si Koka. Katulad ng ibang mga batang palaka, maging mga banyagang palaka sa kanilang lugar, siya rin ay walang kasawa-sawa kung maglaro. Ngunit kahit na siya ay mahilig maglaro, hindi naman niya nakalilimutang tumulong sa mga gawain sa kanilang tahanan. Si Kokak ay mahal ng kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang kasipagan, ay naisip ng kanyang mga magulang na regaluhan siya ng isang laruan. Nagsimulang maghanap sa kagubatan ng mairegalo ang kanyang magulang. Panandalian lamang kung sila ay magpahinga at maghahanap na muli. Maghapon silang nag-ikot sa gubat, ngunit wala pa rin mahanap na magandang laruan para kay Koka. Nang sumapit ang dilim, sila ay nakakita ng laruang bola na lumiliwanag sa tabi ng punong inuupuan nila. Dali-dali nila itong pinuntahan. Doon nila napagtanto na kakaiba ang bolang kanilang nakita. Nagpasya na silang umuwi, bit-bit ang umiilaw na bola na dala nila para kay Koka. Abot nga ang ngiti ni Koka nang matanggap ang bolang umiilaw. At dahil madilim na sa labas, nasasapik na hinintay ni Koka ang umaga upang palaro na niya ang kanyang bola. Pagsapit ng umaga, ay dali-daling kinuha ni Koka ang kanyang bola. At pinaghalong gulat at lungkot ang kanyang naramdaman nang makita niya na hindi umiilaw ang bola. Ngunit nagpasya pa rin siya na laruin ang bola kasama ang iba pa niyang kaibigang palaka. Maghapon silang naglaro. Sumapit ang dilim. Ang buwan ay nagtago sa makapal na ulap nang ang bola ni Koka ay nagsimula ng umilaw. Kasabay ng pagliwanag ng bola, ang pagliwanag din ng mga mata ni Kokak sa pagkamangha sa kanyang bola. Buong kasiyahan silang naglaro gamit ang lumiliwanag na bola. Nang lumalim na ang gabi, ay tinawag na si Kokak ng kanyang mga magulang upang maghapunan. Nais pang maglaro ng mga batang palaka, kung kaya ipinahiram ni Kokak ang kanyang bola sa mga ito. Pagkatapos niyang maghapunan, ay binalikan niya ang mga kaibigan upang kunin ang kanyang bola. Ngunit tila nadurog ang puso niya nang marinig na nawala ng mga ito ang bola at nagsimula na siyang umiyak. Naawa ang mga kaibigan niyang palaka kay Kokak, kaya't nagtulong-tulong silang hanapin ang umiilaw nitong bola. Ang buwan na kanina ay natatakpan ng makapal na ulap ay tuluyan ng lumabas. Ang lahat ay napatingin sa itaas. Inaakalang ang buwan ang nawawalang umiilaw na bola ni Koka. Nagsimula silang tumalon-talon upang abutin ito, ngunit dahil sa taas nito ay hindi nila mahawakan. Simula noon, tuwing sasapit ang dilim at lilitaw ang maliwanag na buwan, ang mga palaka ay tumatalon at umaasang maaabot ang bolang umiilaw sa langit.